Balitang pambansa. Abay inamin ni Senate President Cis Escudero na siya ang umano'y bumuo ng resolusyon para sa pagpapalit po ng liderato sa Senado. Anya, diskumpiyado ang ilang senador kay dating Senate President Mig Zubiri. Webes ho nang mag-draft siya ng resolusyon para daw po sa pagpapalit ng liderato. Gabi ho bago yan, dumalo siya sa isang public gathering kung saan daw nandoon si Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Escudero, wala silang kinalaman sa pagpapalit po ng liderato. Noong weekend daw, sinimulan na niya ang pagtatawag sa mga kapwa senador. Linggo raw niya na secure ang commitment ng 15 kasamahan niya, kaya't napilitang mag-resign na lamang sa pwesto si Zubiri. Humingi naman ang paumanhin si Senator Ronald De La Rosa sa pagpirma niya sa resolusyon para palitan si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Matatanda ang umiyak pa nga si Senator Bato habang nagsasalita si Zubiri tungkol sa pagbibitiw nito sa pwesto. Pero nagulat ang lahat, nakasama pala siya sa mga pumirma sa resolusyon para palitan ng dating Senate President. Ang paliwanag ni De La Rosa, ayaw talaga niyang pumirma pero mas nangibabaw ang una niyang pangako sa mga kapartidong senador na solid sila sa pagboto. Aminado naman si Zubiri na ikinagulat niya ito pero mananaig pa rin daw talaga ang interes kaysa sa pagkakaibigan. Magandang pakinggan dito yung mga soundbite nila eh. Pero, di ba, mamaya po ay meron tayong talakayan tungkol po sa mga pangyayaring ito. Samantala pa rin, nakatakda ho namang mag-caucus ngayong araw ang mga senador para selyuhan ang mga chairmanship ng iba't ibang mga komite na nabakante. Ito nga po ay kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Senate President Miguel Zubiri noong Lunes. At nagkaroon din po ng pagbibitiw sa mga komite ang iba't ibang mga kagalang-galang ng mga senador. Sa ngayon po'y 6 pang komite sa Senado ang nanatiling bakante. Kabilang diyan ang Committee on Ethics and Privileges, Finance, Tourism at Youth. Bigla rin po na bakante ang Local Government Committee at ang Committee on Urban Planning. Matapos magbitiw din si Senador JB Ejercito bilang mga chairman ng mga naturang komite. Para po sa mga komiteng wala pang chairperson, ang vice chairman daw muna ang siya mamumuno. Manatili ho naman si Senador Ronald De La Rosa bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Mariingit tinanggihan ng mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte ang tungkol sa Gentleman's Agreement ng Pilipinas sa China. Ayon kina dating Executive Secretary Salvador Medel Dea, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., 8 beses nagkita sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping mula taong 2016 hanggang 2019. Dalawa sa mga yan ay kasama si Medel Dea at wala raw nangyaring kasunduan. Abril naman nang aminin ni dating Pangulong Duterte na nagkasundo nga sila dati ni President Xi. Napanatilihin ang status quo sa paghahatid ng pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang ibig sabihin niyan, pagkain at inumin lamang ang pupwedeng dalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero ang paglilinaw ni Medel Dea, hindi si Duterte ang pasimuno nito. Tinuloy lamang daw nilang dati ng kasunduan na pinasok ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa China noong 2013. Giit naman ng ilang kongresista, inilalaban pa lang sa International Tribunal ang 9-line claim ng China noong panahon ni Aquino. Balak ding imbitahan ng Kamara si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na unang nagsiwala tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement. Samantala po naman, nakatakdang i-anunsyo ngayong araw ng House Committee on Ethics ang rekomendasyon na umano'y kaparusahan kay dating House Speaker at ngayon nga po'y Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Ito'y kaugnay sa reklamong inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy dahil sa umano'y mga libelous at seditious na mga pahayag ni Alvarez. Kabilang dyan ang paghimok niya umano sa militar na iatras ang suporta kay Pangulong Jr. sa isang rally sa Tagum noong Abril. Ayon sa Ethics Committee, umano'y unanimous ang kanilang desisyon. Ilan sa posibleng kaparusahan kay Alvarez ay ang 60-day suspension, censure at expulsion o pagkakatanggal sa Kamara. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.